100 times before joining this group. Eh, sir, maraming salamat po. Sir, ilan itong mga surrenderees na nagbalik loob? Meron po tayong 15. Ito po yung mga leaders actually na namumuno sa mga rally before, no? And we are very glad that nagbalik loob po sila at ibinigay yung kanilang tiwala sa pamamalakad po ng ating administrasyon ngayon. Sir, paano ba ang estilo ng recruitment? Hindi lang naman sa university, maging sa ibang lugar? Alam nyo, ang mga tinatarget po kasi nila, ang very vulnerable po kasi dyan, ito po yung mga estudyante. Ano? Unang-una, ito po yung mga estudyante na magagaling sa kanilang klase. Pangalawa, they look at the vulnerabilities. Ibig sabihin, tinitignan nila ano yung mga possible problem, minsan family problem, and they take advantage of it. Kasi napakadaling hiyakayati ng mga to para umalsa. Unang-una against their parents, and pangalawa against the government. And later on, they died up without any cost man lang sana. Okay, so they died up nothing at all. Okay, namatay nang walang kabulahanan. Okay? Sige lang po. Ano? Pakiramdam niyo kasi isa po kayo sa maaaring maging campaign. Well, unang-una, I'm very happy for the SILG has recommended me as one of the probables, but still I'm leaving it up to the appointing authority. Iniahabilin ko po yan sa ating po presidente kung sino po ang kanyang pipiliin. Ayos. Thank you, sir. Thank you. Ito po yung mga kababayan natin, yung iba po rito yung mga kabataan. Ito po yung mga nalin lang ng mga unang panahon. Ito po yung mga leaders actually sa ilalim. Ano? Ilalim po ng laylayan ng Gabriela, Bayan Muna, kabataan, party list, at kung ano-ano pang grupo. Ano? So, kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil finally, sila po ay lubos na nagtitiwala sa atin pong panggobyerno sa ngayon. So, sana po tuloy-tuloy lang para po hindi po sila mahikayat na mamundok. Hanggat narito po, no, ang inyong paglingkod, kami po ay magbibigay ng kung anumang tulong na pangailangan para po ma-uplift ang lives ng ating mga kababayan. Sir, dahil nabanggit nyo na sa laylayan sila, ang yes, mga Cabrera, anak bayan, ibig sabihin, ito na pagpapatunay na talagang connected sila doon sa mga armed group sa taas. Yes, actually, yung iba nga po rito ay papunta na sana sa bundok. And we are very glad that we are able to rescue them. Na-rescue po natin to. Yung iba po dito, bucket na actually. Actually? Yes, para po maturuan sila doon kung paano umawak ng mga armas. No? Pero it's very fortunate that we're able to rescue and save them. Okay. So, ibig sabihin, sir, ito papakita sa taas, magpapatunay. May chance pa tayo na maging witness pa natin itong mga surrenderer nito na magpapatunay na talaga connected ang mga party list, no, sa MPA sa taas? Yes, definitely. Kasi sila na po mismo nagsasabi na one way or another, they have been connected with this different leftist group. And kung makikita nyo nga, sila mismo nagsasabi din na wala naman din daw silang natanggap na any tulong or ayuda man lang for the past 2 years na, no, lalong-lalo na nung nag-pandemic. Yun nga po yung lagi kong question ay tinatanong. Saan po napunta yung mga pondo ninyo all those years? Tapos ito, sir, last na lang on my part. Sir, panawagan po kasi nabanggit nyo kanina isang valedictoria na sayang ang buhay. Dahil imbis na magiging 24 years old, panawagan sa ating mga kabataan para hindi mahikayat na masayang yung buhay nila sa mga ganitong
pagkakamali na hakbang. Lalong-lalo na po sa ating mga kabataan, mga kababayan, no? Kung meron po nagre-recruit sa inyo, lalong-lalo na po itong mga kaklaseng grupo, pag-isipan po natin mabuti bago po tayo mag-join sa mga ganitong klaseng grupo, no? Kasi katulad niyan, kahapon, yung latest na balita, another valedictorian, no? Ng isang eskwelahan na nabiktima at namundok. O ngayon, after how many years, he was found the other day or yesterday dead. He died in an encounter. So sayang, sayang yung talino ng bata dahil po sa panlinin lang. Lalo na ng mga kaliwang grupo na to. Kawawa rin magulang, nagsakripisyo para pagkaralin, yes, tapos gano'ng kahihinan. Yun nga po, kaya nga po tayo, we've been encouraging our students to please think 100 times before joining this group. Yes, sir, maraming salamat po. Sir, bali ilan itong mga surrenderees na nagbalik loob? Meron po tayong 15. Ito po yung mga leaders actually na namumuno sa mga rally before, no? And we are very glad that nagbalik loob po sila at ibinigay yung kanilang tiwala sa pamamalakad po ng ating administrasyon ngayon. Sir, paano ba ang estilo ng recruitment? Hindi lang amang sa university, maging sa ibang Alam nyo, ang mga tinatarget po kasi nila, ang very vulnerable po kasi dyan, ito po yung mga estudyante. Ano? Unang-una, ito po yung mga estudyante na magagaling sa kanilang klase. Pangalawa, they look at the vulnerabilities. Ibig sabihin, tinitignan nila ano yung mga possible problem, kung minsan family problem, and they take advantage of it. Kasi napakadaling hiyakayatin ang mga to para umalsa. Unang-una, against their parents, and pangalawa, against the government. And later on, they died up without any cost man lang, sana. Okay, so they died up nothing at all. Okay, namatay nang walang kabulahanan. Okay? Sige lang po. Pakiramdam ninyo, isa po kayo sa maaaring maging campaign. Well, unang-una, I'm very happy for the SILG has recommended me as one of the probables, but still, I'm leaving it up to the appointing authority. Inihahabilin ko po yan sa ating presidente kung sino po ang kanyang pipiliin. Ayos. Thank you, sir. Thank you.